Ito na nga, tuloy-tuloy ang good vibes. Simulan na nga natin ang Soy na nga Mars, kung saan pag-uusapan natin ang mga ilan sa mga maiinit na issue at chika na mabasa natin online. Mm-hmm. Yes, pero bago ang lahat, nako, disclaimer po muna tayo po ah. Ang mga issue at chika na i-share namin sa inyo ay hindi po sa amin nang galing. Ito po ay nagmula sa mga credible at reliable sources online. Kagaya na nga ng ating Soy na nga Mars, chika number one! Ito na nga, ayan na. Ito, mainit po talaga ito ha. Di umano. Dapat lagi natin ang di umano. Ayan. Mm. Oh. Nag-antaluhan di umano ang dalawang young stars na miyembro ng squad na tubog sa ginto. Naku, marami sa kanilang mga tagahanga ang nagulat na nagtataka kung bakit nangyari iyon sa kanilang mga iniidolo. Ay, may mga ganong sa pin. Ano naman, pindot? Ganon? Or... Mari naupuan yung phone, baka ganon. Naupuan ng phone. Mm-hmm. Pwede, no? So, guys, papa, bakit nga ba? Ano ba mga posibleng dahilan ba? Ano ba yung mga possible reasons? Bakit nga ba natin i-unfollow or ina-unfollow or ina-unfriend ang isang tao sa social media? Sa tingin nyo? Ano ko sa kanya? Ganon? Ganon lang yun. Nanakalit. Ayaw mo na sa kanya, parang ganon. Ayaw mo na sa kanya, ayaw mo na makita yung ano, ayun nga, toxic yung feed, puro na lang pagsasayo ng toxic. Charay, hindi. Toxic ba yun? Literal. Iba yun. Hindi, literal na ano, mga nega yung mga pinopost lagi, naaapektuhan ka na. Do, lagi naman natin sinasabi na karapatan nila yun kasi that's their wall or that's their ano platform, di ba? Pero ikaw mismo, paano makakontrol yun? By ano, unfollowing them, di ba? Kung naaapektuhan ka. So, mismo. Pwede rin ganun. Yes. Pwede. Ako naman, sa Facebook ko, kasi dati nung ano, nung bata pa talaga ako, kahit sino ina-accept ko, pag nag-a-add, ina-accept ko kaagad. Tapos, ngayon, parang ang dami kong ina mga thousands in-unfriend ko. Kasi naisip ko na, ala, parang privacy, yung privacy mo, ganun, gusto mo ding i-protect. Kasi merong taong hindi talaga nagre-respect sa privacy mo. So, ina-unfriend ko yung mga yun. Ganun. And especially kung halimbawa na lamang, for instance, kung talagang ayaw na siyang makita, di ba? Yun lang. Ayaw mo naman siya inaaway, pero ayaw mo makipag-away na sa kanya. So, Tsaka yung sinabi ni Ate Ana na karapatan nila mag-post ng kahit ano sa feed nila, karapatan din nating piliin kung ano yung makikita natin sa feed natin. Di ba? Kasi nga, di ba, may pagka marami tayong pinagdadaanan, tapos pag pino pa sa Facebook o sa social media accounts mo, puro negative pa, edi, karapatan mo na ding magbawas tayo. Bawasan natin. Pag-ibaling na natin. Tsaka alam niyo, i-unfollow niyo rin ba? Kunyari, ano yung, i-unfollow ka? Gagantihan niyo rin ba siya ng unfollow din? Depende. Personally, depende. Kasi kung halimbawa naman, alam ko naman na sa sarili ko na, I mean, kung wala naman akong ginagawang masama and for a random reason, bigla mo ko in-unfollow, eh, still, interesado ako sa hindi ka naman negative sa akin, hindi ka naman, kumbaga, wala ka naman ginagawang masama sa akin, and yung mga post mo, hindi naman nakaka-apekto, yung kabaliktaran pa nga, na-inspire pa ako, bakit kita i-unfollow? Diba? Yeah. Mm-hmm. Depende sa ka. Ako pag, pag in-unfollow, block agad. Hoy! Grabe! Galit! In-unfollow mo ako, block ka. Grabe! Charot lang, hindi. Kasi may mga ganyan talagang moments na in-unfollow ka, dead mo lang, di ba? Ngayon, kung feel ko ba, parang may mga ganyan moments kasi, bakit kaya ako in-unfollow nito? Walang idea. Pero ikaw rin kasi ginagawa mo yun minsan, di ba? Nag-unfollow ka ng, for no reason lang, gusto mo magbawas ng mga ano, in-unfollow, dahil wala nang room for like Facebook, di ba? May limited lang na ano. Your I'm friends. Not sure, or sa friends yon, sa friends, di ba? So, dead ma lang. Dead ma. So, binlock mo ba siya, Ana Ramsey, yung nag-unfollow sa'yo na dati mong... Huh? Well, eto, may nag-unfollow sa akin. I think kilala niyo siya. Check! Hindi. Okay. What? So, may nag... Ibang soyo na nga, Mars. Ano yun? Iba yan. Iba... mamaya, i-dito natin yan. Nag-unfollow sa akin. So, hindi ko muna siya, dinedma ko lang. Nalaman ko lang dahil sa isang tao, nakakilala niyo din. Ay! Ganun ba? Ay, hindi, basta may nag-follow sa akin. So, una, dinedma ko na lang. Tapos yun, tapos na-realize ko, okay, so talagang in-unfollow. Okay, unfollow ko na din. What? Ano, mukhang mas... Legit po ito.
Oo, galing ano yung, sa tamang ano yung course. Reason daw ate kung bakit in-unfollow ka? Hindi ko alam talaga. Tapos ngayon, pinafollow na niya ako ulit. Hindi ko alam kung bakit. Pinafollow mo ba siya ulit? Sabi sino ba yan? Ako pala yung sinain mo. Ayan na nga. Nako, Charan, nako. Oh, ayan na, hanak ko. Mga Marites, oh, next na nga, okay. Ito yun, na nga, Marcy, number two. Trending naman ang post ng isang cosplay celebrity sa kanyang social media account kung saan makikita ang isang picture niya na may suot na costume na inspired ng character sa isang sikat na online game with a caption na nagsasabi na siya daw ang sinayang na parang patama sa kanyang ex-boyfriend. Oh. Ay! Tama-tama? So, kailangan oh, nakapigil sa mga anime bago mo sabihin yun, ano? Ganon. Hindi ba ay may particular na pinatatamaan talaga to o random post lang? Kasi di ba minsan tayo, nagpa-post tayo ng wala lang. Yung may maikap, pa-engage lang. Mema lang, yes. Pero yung pwede. May laman. Oo. Eh kasi 'di ba alam naman natin yung ano naging storya ng ano niya. So love, parang somehow hindi natin maaalis sa isip natin na parang patama. Pero pwede rin kasi gusto lang niya as a meme, 'di ba? Or for fun lang yung ano caption niyang ganun, 'di ba? Alam mo so, minsan depende na lang yan sa mga mag-interpret eh. 'Di ba? Ayun na ba basa ng post eh. Kung paano natin ini-interpret kasi nga for instance, halimbawa nga naman yung nag-post na yun, eh wala lang naman talaga siyang ibig sabihin. Pero kasi tayo, since alam natin yung storya ng kanyang for instance, love life, ang kanyang buhay, parang tayo na yung mag-interpret na ay parang pinapatamaan niya si ganito. Bakit ganito to? Parang hindi kasi meron tayong special talent, yung nagbibigay tayo ng mga meaning sa mga bagay-bagay. Ang talented talaga natin. Si Merriam-Webster talaga. Marami tayong meaning eh. Diba? Iba-iba ang meaning natin. At conclusion, dyan tayo magaling. Diba? Misa na rin ba kayong nagpatama sa social media? Social media. Ay, oo naman. Well, oo naman. Aaminin ko, nagpatama na. Diyos ko naman. Ang tanong, sumagot ba yung pinatamaan nyo? Kasi ay, oo naman. Diyos ko, oo naman. Sumagot, oo naman. Grabe, relate na relate si Kuya Maru. Diba? Synergy eh. Ikaw yun, diba? Pagka ganun. Oo, pag nag-regret ka, guilty ka, ibig sabihin, diba? Pero ako, parang di ko kaya magpatama sa Facebook. Siguro sa story lang, ganyan. Siguro mga once or twice ko lang nagawa yun. Yung mga quotes, idadaan mo lang sa quotes, pero hindi mo direktang sasabihin. Pero so, ano ba yung... Ano ba yung parang goal ng isang taong nagpapatama? Ano yung gusto nilang makuha? Malaman, maparating doon, mabasa. Magpahangin, ganun. Oh, anong, maparating. Mahaging, tama ba? Haging or hangin? Ano, magpahaging lang. Na parang, magpahaging, doon sa taong na yun. Okay, na, for example, si Ana nag-post ng quotes. May nag-reply na ba sa'yo na pinapatamaan mo na, best ako ba to? May mga gumanyan. Ayun! No hard feelings. Ako ba to? Yung mga ganun. Yung direct. Pagka-close mo. Pagka-close mo, di ba? I-message ka talaga. O kaya yung mga friend mo na, uy, ano to? Sino to? Chika pa, no? Sino to, Mars? Bestie, sino to? I-ano mo na yan? Hanggang sa wala na, naitag na sa ganito. Uy, alam mo, pinapatama. Ayan na, nag-manifest na. Ayun lang, pumalat na. Nako, kaya... Be careful kung ano yung ipopost mo kung ayaw mo ng confrontation. Ganun. Tama. Yes. Mas maganda kasi pag-usapan nyo na lang sa personal. Hindi yung nagpaparinig. Adami na i-involve eh. Diba? Alam mo naman ngayon, yung mga Marites, yun na yung ano, kumbaga yun na yung libangan. Ika na. Yung iba nga ngayon eh. For example, yung relationship nila, naghiwalay sila. Ine-FB live pa nila. So parang sinasabi na yung hindi nila... sa kanilang pag-aaway, di ba? Nakakaloka. Tapos ito naman mga Marites, parang naiinis naman pag, ano ba yan, i-update nyo naman kami kasi parang part na kami ng buhay ninyo. May gusto namin ng ano, ng update, di ba? Ano na kasi, kumbaga, attach na, akala mo naman mga linta. Oo. Diba? Nakakaroon ng team ganito. Kunyari, Team Ana, si Ana ang tama, no? Oo, may mga... May mga team. Alam mo naman kasama sa relasyon. Totoo. Tapos, yung iba, alam mo, minsan nakaka-protect Ana. Hindi ka naman, protect. Ganun.
loka. Hindi, pero totoo yung iba makapag-comment. Minsan kasi na-try ko magbasa talaga ng mga ganyan. Sabi ko, natawa ako kasi parang involved na involved. Parang part sila ng buhay. Parang doon sila nakatira sa bahay nila. Oo, totoo yan. Totoo yan. Oo. Saka parang minsan nag-share sila ng info na parang fact na alam talaga totoo nila. Mm-hmm. Kaya alam mo doon nagbasa kayo ng comment? Popcorn. Doon kami entertain. Oo. Totoo yan. Sa true. O, parang itong susunod nating ano, chika number 3 ha. Dahil ito na nga, naging trending naman ang post ng sikat na vlogger sa kanyang social media account kung saan makikita ang picture niya na may hawak na sinaing with a caption na parang sagot sa post ng kanyang ex-girlfriend sa cosplay. Doon nga nabanggit natin sa chika number 2. Ito na nga ang sabi. Ano nga yon? Ito nga, ay wala pala. Ako ang sabi. Yun, parang ako ang... Oo. Ito, ako ang sinaing. Ay, hindi. Ito nga pala ang sinaing mo. Something like that. Parang ganun. Ito nga pala ang sinaing mo. Ah, o, yun. O, diba? Rice cooker na may... May rice cooker. May ano, kaya may bagong saing. Oo. Ang tingin nyo ba ay may feelings pa rin talaga sa isa't isa ang dalawang iyon? Mhm. Tingin niyo. Kaya hindi kaya coincidence lang na nagkasabay ng posing. Oo nga naman, malay mo nga lang naman na naisipan lang niyang, ito pala ang sinaing. Oh, diba? Oo. Hindi pa. Ay, ganoon. Sobrang ano. Baka paid advertisement ng bigas 'yon, hindi naman natin. Ay, ganoon. Kaya mo. Oo, yung rice cooker, anong brand ba yun? Baka malay mo nga naman siya kaya endorser. Nag-endorser. Nagkatugma, no? Oo. Ay, naku, pwede rin. Pero may chance pa. Ay, kayo ba tingin nyo? Yung mga taong nagkahiwalay na, tingin nyo may chance pa rin yun na magkabalikan, yung mga ganong moments? There's always, ano naman, second chances naman, di ba? I mean, not just second chances, ilang chances pa man yan. As long as, ano pa rin yung feelings at nagka... At, soon, baka magkaintindihan at talagang ma-realize sila na parang, oh nga, mahal pa kita. Diba? Parang ganun, diba? Pero ibig sabihin, pag natamaan kayo ng ex nyo, eh, pap, kayo ba magre-reply pa? Papatol. Papatayin nyo na lang siya ng alin? Dead. Mientras dine-deadman mo yung ex mo, napipikon yan eh. Oo, parang mas maganda kung i-deadman mo na lang kasi... Ide-deadma mo? Sila nun. Ano pag sinabi sa yung I miss you, ide-deadma mo ba? Oh, ayun na nga. I miss you, nag-move on na ako. Ganon. Yung nagpaparinigan sa Facebook, Instagram, tapos lalabas yung baho, tapos pag nagkabalikan. Oo, di ba? May mga ganon. Yung ganyan. Sinasabi nila, oo, ay ganito yan. Tapos message lang ng I miss you. Ganon, ganon. Oy! Tapos biglang sila na uli, 'di ba? Ang hirap ng ganito. Oo. Kaya nga sabi nila, 'di ba, pag nagkahiwalay kayo, parang irespeto mo na lang na hindi mo dapat sabihin yung mga flaws ng taong nakasama mo kasi minahal mo din naman 'yan. Bakit mo sisirain? I mean, sisiraan sasabihin yung mga yun nga hindi magagandang ugali or ano, 'di ba? Ano 'yon? Pero kasi nga, 'di ba, tama naman si Ana, huwag nang siraan kasi nga hindi natin alam the future. Baka kayo ulit ang magkabalikan. Oo. Hindi, pero meron talagang taong dapat siraan. Ay, hindi pala. Joke lang. Sino to? Sabihin mo na yan. Kapitibin. Guys, ako ba yung pinapatama mo sa online show nyo? And is the key, Janine. Oh, yan ang mga. Yes, so yan naman Showtime Onliners. Tweet, react, and comment na kayo kung ano ang masasabi ninyo sa ating mga So Yun Na Nga Mars Chika for today. It's Showtime! Buong pamilya.